Hello, 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 hello. Thank you po sa pagsuporta ninyo sa ating YouTube channel. And hopefully po, marami po tayo mapag-usapan, mapagkwentuhan today. And thank you so much for everyone who still supported me all throughout the day. At today po, gusto ko sana po pag-usapan natin. It's about yung pinaka-importanting question when you fall in love. Yung itatanong mo sa kanya o itatanong mo sa sarili mo, importante ba ako para sa kanya? Yun po yung bibigyan natin ng konting pagpapahalaga ngayon. And hopefully, you enjoy this. And if you enjoy the content, please like, share, subscribe our YouTube channel. So, thank you. Yeah. Hello po. Thank you so much. Again, this is Billy Diaz again. Thank you so much for the support. And today, sabi ko nga, our title is ano yung mga signs or siguro mga feelings o mga unexpected moments in your life, in your relationship, na masasabi mong naging importante ka sa kanya. Lagay niyo dyan sa comments down below. Explain niyo bakit siya naging bakit yun na-feel na importante siya o importante ka sa kanya o importante siya sa'yo. Lagyan niyo po dyan sa comment. And while we're talking, just wanna also plug in, starting next week, daily na po tayo, magkakaroon ng daily vlog. It's still about love and relationship. Every 6 p.m. po ng Pilipinas time, Monday to Friday. Tapos every Sunday po magkakaroon tayo ng premiere. It's a special video that hopefully you guys can enjoy and you can relate with. So today, balik tayo. Starting next week, Monday, 6 p.m. Philippine time, 6 a.m. po dito, Eastern Standard Time. Yan, magkita-kita po tayo. So pag-usapan natin ngayon, signs na importante ka sa kanya. Number one, pag-usapan natin time. Time is something that somebody values. Yung konting pagkakataon, yung konting chance na magkita kayo. If you have, if you're dealing with a long-distance relationship, napakahirap po ng time. Alam niyo po sa experience ko noon, I had been in a relationship that I was in a long-distance relationship for more than 2-3 years. Ang hirap po. Kasi hindi po biro yung magkaroon ka ng long distance relationship dahil po hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan, hindi mo nahalikan, hindi mo man kahit sabihin mo na I love you on video or over the phone, iba pa rin po yung nakikita mo eh. Yung pagkakataon na napapansin mo na may halaga pala yung sinasabi mo sa kanya. Base sa nakikita mo sa mata, sa ngiti, sa body signals niya, di ba? Yung pagkakataon na yun, alam niyo po nung nagkaroon ako ng long distance relationship before, napakahirap po nun kasi yun nga hindi kayo nakikita. Then there's multiple times in my life, ako po kasi I cherish my partner in a relationship, pero mas nahanap ko po sila sa pagkakataon na nadadown ako, nadidepress ako. Kasi I'm a person that I believe that in a relationship, dapat po kasi you hold each other back. Diba? Tinutulungan mo siya na umangat. Sinusuportahan mo siya sa gusto niya. Pero kapag ka nasa long distance relationship ka, kahit na sabihin niya, oo, I support you. Oo, I believe in you. Pero hindi mo yun makikita ng much value compared to nakikita mo siya in person. So, masasabi ko na ang hirap ng sa long distance relationship kasi hindi mo siya nakikita, hindi mo nahawakan. And I remember that marami kaming mga sitwasyon na nagtatalo kami kasi iba yung time zone, pagtatawag siya, tulog ako, or pagtatawag siya, even if I'm off, may ginagawa ako, like nasa labas ako, or sometimes, syempre, hindi mo mayaalis kapag makikisalamuha ka sa ibang gender, kunwari kung ikaw yung lalaki,
makisalamuha ka sa babae, syempre, your girlfriend gonna feel insecure, they gonna feel bad, pero ang hirap kasi ng ganun, lalo na pag hindi kayo nagkikita. Miski ipaliwanag mo na ipaliwanag, hindi siya maniniwala. And to be honest, that's what happened to one of my previous relationship. Okay, number two. Oh, okay, another about time. That person always thinks about you. Not to a point na lagi ka niyang ninanag sa text, sinasabihan ka niya, dapat ganito gawin mo, like a stage mom. Hindi. Thinks about you in a way na, kahit in a simple way, like sabihin niya sa'yo, I love you, kahit walang pasabi. Random text, random messaging. Diba? Yun yung mga simple bagay na ma-appreciate mo na nasa isang relationship ka. Na you know you're exclusive. You know that you're putting your emotions, your faith to a person na nare-reciprocate yun in a way of simple gestures like text message or call. Diba? Misa nga na, alam niyo po ba ako, when I was in a relationship before, mas gusto ko yung simple pero biglaan. Kunwari, nakita na kami kanina, te-text ko lang siya, I love you. Or sabihin ko, sexy, smile ka naman dyan. Yung mga ganun tipo, something that gonna makes her smile. Hindi naman importante, komplikado. Hindi naman kailangan isang paragraph. Minsan, just to say, tell her how beautiful she is. That's another way of thinking about her. Okay, second, effort. Ako, I believe na ang effort kasi nagagaling yan sa'yo. Walang magdidikta kung paano yung dapat na gawin mo sa isang relationship, how to push effort to continue relationship. Wala rin magsasabi sa'yo na dapat yung effort mo, it's only geared towards your emotions or nape-pressure ka. Dahil sabi ng mga kaibigan mo, effort is something to do with kahit pagising mo. Diba? Kahit pagising mo, pagka magkasama kayo ngayon, halikan mo lang siya. That's effort. Yakapin mo lang siya pagkatapos pagkagaling sa work. That's an effort. Bigyan mo lang siya ng isang kapirasong papel, ilagay mo doon, I love you. That's an effort. Once in a while, kung magkasama kayo sa work or you're within the area of her work, sunduin mo siya na random, in a random day. Susupresahin mo. That's an effort. You get what I mean? Ang pagkakaroon po kasi ng effort, it's not too complicated. Tayo lang kasi. Yung nasa isip kasi natin, we need to be sophisticated. We need to make sure that everything is planned. Sometimes, the easiest way for a person, for her, to appreciate your value is just making everything simple. And paano magagawa yun? Do it the way you want it to be. Yan lang naman sa akin. Diba? Ito, naikwento ko na rin naman to before, pero additional, doon sa isang my past experience, I remember, as simple as, nanonood kami ng scene noon kasi nakakatakot. Hindi ko naman alam na, akala ko noona, gusto niya talaga manood ng horror movie. Eh, hindi ko naman alam na takot pala talaga siya. Pero pinipilit lang niya dahil gusto niya ako makasama. Siyempre, kilig to the bone ako noon, di ba? So, dinala ko siya doon. Nanood kami ng movie. Tapos, nung alam ko tatatakot siya. Alam kong nanginginig na siya kasi hindi niya kaya. Tapos, tinatakpan niya na ng konti-konti yung mata niya. Alam niyo po, ginawa ko noon. Madilim doon sa movie theater. Nilapit ko yung mukha ko ng konti, yung labi ko nilapit ko sa tenga niya. Tapos sabi ko, huwag kang mag-alala, kapit ka lang, andito ako sa tabi mo. Huwag kang matakot. Tapos sinalikan ko siya, and everything went well. Paunti-unti, hindi na siya ganun masyadong natatakot. Tapos, hinawakan niya yung kamay ko, tapos sinalikan niya ako sa cheeks, and then sabi niya, thank you. And that's an effort. The simple way that you guys can do for a girl, sometimes
that's the best, that's the memorable thing that you can have for your girl in a relationship. And then, third, respect. Respect is, maikokonek ko to sa appreciation and value. When both of you respect each other, when both of you value each other, napakadali. Why? Because darating po yung punto na ang honeymoon phase mawala. Yung lahat masaya, yung lahat is parang you feel forever, mawala po yun. Pero the question is, paano pag nawala yun? Anong gagawin mo? Ang hirap namang sabihin na pagka nawala yun, okay, go ahead. Kahit ano na, pabara-bara na lang, kahit ano na lang gawin natin, okay lang. Diba? Pero, respect is somewhat, hindi man kayo magkasundo, kahit na, for example, ayoko, yung sinabi mo, diba? Ayoko yung opinion mo, ayoko ng gusto mo, pero, you're gonna lower your pride, you're gonna take over, and you're gonna tell her, okay lang, sige, ikaw muna ngayon, tapos sa susunod, kahit na may discussion kayo, pwede nyo mo pag-usapan na, okay, ikaw ngayon, pagbigyan kita, next time, ako naman. Okay? The compromise and the respect is there. Kasi pag hindi mo na ibigay yon, hindi mo na iparamdam sa kanya na you respect her value, you give her the chance to be her. Diba? Hindi mo mapaparamdam sa kanya you appreciate her. And also, hindi naman sa lahat din ng pagkakataon, susunod na lang tayo mga lalaki. Hindi rin naman sa pagkakataon, tayo lagi masusunod. Diba? The compromise is always still there, but in a good communication, diba? Hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nagtataasan ng boses, you talk to it, that's the best way. Maybe may possibility na sa isang relationship, ako I believe na, ako po kasi taong emotionally, ano po ako attached sa isang bagay. So, for me, what I always do and what works for me is that pag galit ako sa'yo, aalis muna ako sa sitwasyon. Bigyan mo ako ng ilang minuto o ilang oras. Pahupain mo lang emotions ko. Huwag mo akong pagsasalitain. Huwag mo akong pipiliting sumagot sa mga questions mo. Kasi alam ko sa sarili ko na pag pinilit ko ng pinilit yung emotions ko, mamumura kita. Masasabi ko hindi ko gusto. Kaya ako na lang yung lumalayo, pansamantala. And then, pagka humupa na yung pakiramdam ko, ako na mismo magsasabi, ako na magsosorry. Kasi, throughout my experiences in a relationship, if you always use your emotions, your heart, to anything, you're really gonna fail in a relationship. Kasi ang puso, hindi naman kasi natuturuan. Ang puso, hindi naman, kumbaga sa isang injection, hindi mo naman pwede siyang injection na kumalma. Pagka mataas ang heartbeat niyan, mabilis, yung emotions mo tumataas. Tuloy-tuloy eh. Diba? Para sa akin, the more na naandun ka sa init ng emotions mo, the more na dapat hindi ka nagsasalita. Kasi yun yung tipo na baka kaya mo makontrol sa sarili mo. So ako, umalis ako ng ganun. Then when I come back, I say sorry. Tapos, I make it to a point, I explain my side. Kahit hindi kami mag-agree, basta I explain my side. Because the best way possible is for you to explain your side to the other party. Especially kung mahal mo yan. Kasi ang hirap nang wala kayong communication eh. Kahit na hindi niya maintindihan, mag-away kayo, okay lang. Why? Kasi mas mabuti na alam niya at saka naririnig niya yung gusto mo ipahiwate doon sa isang problema. And siguro pinakahuli na lang. Action speaks louder than words. Paano malalaman na importante ikaw sa kanya sa ganitong paraan? Action speaks louder than words. Tulad nga ng mga huli ko nasabi kanina, sometimes kahit hindi niya sabihin, ginagawa niya randomly sa isang araw, gumagawa siya ng kaparaanan, di ba? Gumagawa siya ng mga changes sa buhay niya bigla-biglaan para lang sa iyo. I'll cite you an example na ito, to talaga really it happened to me.
One time, I remember I was at work at that time. So that was the end of the week. And then the last day of the week, I don't have any plan. Gusto ko lang siya makasama yung girlfriend ko. So ang ginawa ko, nag-off ako noon, hindi ko naman sinabi sa kanya. Tapos nung pauwi na kami, nung Thursday, pauwi na kami, ang ginawa ko, sinopress ako siya. Sabi ko sa kanya, basahin mo tong poem. Etong poem na to, nahanap ko lang talaga online kasi hindi naman ako marunong gumawa ng poem. Pinabasa ko sa kanya habang pauwi na kami dun sa bahay nila kasi inaatid ko siya. Tapos sabi niya, para saan to? Tapos sabi ko lang sa kanya, para lang maparamdam ko sa'yo, kasi yung letter is about, you know, how you make me special. Ibahabang poem yun. Tapos, parang sabi ko sa kanya, para lang maparamdam ko sa'yo kung gaano ka-importante lahat ng mga naibigay mo sa aking pagmamahal. Ay sobra pa yon or more than pa doon sa material na bagay na nabigay mo sa akin. And then, ang ginawa ko nun, sabi ko sa kanya, natatawa nga ako kasi, I think, almost a year na ata kami in a relationship. Ako pa nagtanong, sabi ko, can we have a date? Kasi sa poem na yon, isang papel yan, tapos sa likod ng papel, may malaking nakalagay, naka-pencil pa nga ata yun. Sabi ko doon, can we have a date? Tapos, hindi ko naman alam, siguro sa sobrang kilig niya, naiyak. Sabi ko sa kanya, ba't ka umiiyak? Sabi niya, ang cute kasi nung ginawa mo. Tapos sabi ko sa kanya, di ba sabi ko sa'yo, I like surprises. So that time, it went well for the whole weekend. We just had fun. We had some dinner outside. Yung simple dinner lang, di naman yung mamahalin. Parang punta lang kami sa mall, kain lang kami. And then before we left the mall, punta kami ng coffee shop, kwentuhan kami doon. Yan lang. Tapos, after nung weekend na yun, Monday, nag-text siya sa akin. Tapos, sabi niya, umiiyak siya, sabi niya. Parang sabi niya sa akin nun, thank you. Kasi sobra mong pinasaya yung weekend ko. So, that's it. Sometimes, sabi ko nga, the simple is the better. Diba? Hindi mo na kailangan komplikaduhin. Tayo lang naman eh. Tayo lang nagsasaksak sa isip natin na dapat complicated. Kailangan may 6 steps on how to get the girl. Or 100 steps to be the better of you. Sometimes, you just need to be you. Tama? So guys, if ever you have the same story or naka-relate ka sa topic natin today, lagay niyo just a comment. Babasahin ko yan. I'll try my best to read it. And then, next time, pag nag-like tayo, tatry natin na basahin lahat yan. So, thank you so much for your support, for your love to be in the channel, and for the new contents na pwede natin ilabas for this coming weeks and days. Thank you so much po. Maraming salamat, and makita ulit tayo sa susunod. As your Mrs. Pilipinas, God first. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you.